Magandang araw sa iyo! Muli nating pag-aaralan ang asignaturang edukasyon sa pagpapakatao. Tayo ay nasa unang araw ng ikalawang linggo. Handa ka na ba? Para sa kasanayampang pagkatuto sa araling ito, inaasahang na isasagawa ang maangkop na kilos tungo sa pagpapatatag ng pagmamahalan at pagtutulungan sa sariling pamilya. Narito naman ang mga layunin. Basahin mo itong mabuti at tandaan. Para sa paunang pagsubok. Panuto. Ano-anong mga pagpapahalaga o virtues ang sa palagay mo ay makatutulong sa pagpapatatag ng pagmamahalan at pagtutulungan sa sariling pamilya? Umisip ng 1 hanggang 10 pagpapahalaga. Mahusay! Madali mong napunuan ang mga patlang. Tiyak na mapupukaw ang interes mo sa ating aralin. Bago tayo magpatuloy, magbalik-aral muna tayo. Tingnan natin kung natanim ng malinaw sa iyong isip ang nakaraang aralin. Panuto. Isulat sa patlang ang kulang na salita upang maging buo ang konsepto ng pamilya bilang natural na institusyon ng pagmamahalan at pagtutulungan. Piliin ang tamang sagot sa loob ng kahon. Mayroon kang 10 segundo upang isipin ang tamang sagot. Tignan natin kung tama ang iyong mga sagot. Magaling! Kung nabuo mo lahat ang pangungusap ng tama, binabati kita. Tara, talakayin na natin ang aralin. Simulan mo ito sa paggawa ng 1 gawain. Ang bawat kasabi ng pamilya ay kakikitaan ng mga mabubuting pagpapahalaga na nakatutulong sa pagpapatatag ng pamilya. Ano-anong mga pagpapahalaga ang iyong hinahangaan sa kanila? Punan ang matrix ng iyong mga sagot. Madali mo bang napunuan ang matrix? Ngayon, sagutin mo ang tanong para sa gawain ito. Gamitin mo ang iyong kwaderno para sa iyong mga sagot. Mga tanong, sino-sino sa miyembro ng iyong pamilya ang may malaking impluwensya sa iyo? Ipaliwanag ang iyong sagot kung bakit sila ang iyong napili. Ano ang mga pagpapahalagang iyong natutuhan sa kanila na ipinapakita mo sa ngayon? Sa iyong pananaw, gaano ka-importante ang mga pagpapahalagang ito para sa pagpapatatag ng iyong pamilya? Alam mo ba na ang pagmamahalan at pagtutulungan ay susi sa pagpapatatag ng pamilya? Oo, kaya nararapat lamang na atin itong pahalagahan. Ano ang mga pagpapahalagang nakatutulong sa pagpapatatag ng pagmamahalan at pagtutulungan sa pamilya? Subukin mong tukuyin kung ano ang mga pagpapahalagang inilalarawan sa bawat bilang. Sa bawat pagpapahalaga ay may 1 verse sa Biblia na tumutukoy sa pagpapahalagang ito. Una, basahin mo ang sinasabi sa aklat ng Marcos 11:24. Ang sagot, pananalig sa Diyos. Ito ang unang pagpapahalaga na dapat mayroon ang bawat miyembro ng pamilya. Sa Diyos tayo unang tumatawag sa oras ng ating pangangailangan. Sa Kanya nanggagaling ang lakas at nagpapatatag ng ating samahan sa pamilya. Pangalawa, sabi sa aklat ng Juan 15:12, ito ang aking utos, mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Ano ang pagpapahalagang tinutukoy dito? Tama, pagmamahalan. Kapag may pagmamahalan sa pamilya, nagiging laan ng bawat isa sa pakikipagtulungan. Pangatlo, basahin ang nasusulat sa Epeso 6:1-3. Ang pagpapahalagang tinutukoy ay paggalang at respeto.
Ito ay mahalagang aspekto sa pamilya. Lubos itong kailangan upang walang maging hidwaan at samaan ng loob sa bawat isa. Pang-apat, ano ang sinasabi sa Kawikaan 12:17? Ano ang pagpapahalagang tinutukoy? Ang sagot ay pagtitiwala at katapatan. May kasabihan nga tayo na ang pagsasama ng tapat ay pagsasama ng maluwat. Magaan ang samaan sa pamilya kapag may tiwala sa isa't isa ang bawat kasapi nito. Panglima, ang wika sa Epeso 4:2, kayo'y maging mapagpakumbaba, mabait at matyaga, magmahalan kayo at magpaumanhinan. Ang pagpapahalagang ito ay pagpapakumbaba. Sa pamilya, dapat ay pantay-pantay ang pagtingin sa bawat isa, walang nagmamalaki at nagmamataas, walang nag-aagrabyado at nagmamaltrato. Dapat ay handang magpakumbaba ang bawat isa para sa ikabubuti ng pagsasamahan. Pang-anim, basahin mo ang nasusulat sa Awit 133:1. Ang sagot ay pagkakaisa at pagtutulungan. Lalong hindi ito dapat mawala para tumibay ang samahan ng pamilya. Ang pagkakaisa at pagtutulungan ay susi sa tagumpay ng isang pamilya. Pang-pito, ang sabi naman sa Kawikaan 4:1, dinggin ninyo mga anak ang turo ng inyong ama. Isa sa inyo ang unawa kung laging diringgin siya. Ang pagpapahalagang ito ay pag-unawa. Ang pag-uunawaan ay isa ring mahalagang sangkap sa isang pamilya. Dapat nagkakaintindihan ang bawat miyembro ng pamilya. Laging dapat lang ng bawat isa na unawain ang kalagayan o sitwasyon ng bawat kasabi nito. Pang-8, mula sa Kawikaan 25:28. Ang tinutukoy na pagpapahalaga ay pagtitimpi. Ito ay ang pagpipigil sa galit o anumang negatibong emosyon. Kung may sama ng loob sa isang kasapi ng pamilya, ito ay dapat pinag-uusapan ng maayos upang hindi na ito lumala at pagmulan pa ng mas malaking problema sa hinaharap. Pang-9, sabi naman sa 2 Korinto 1:4, ang pagpapahalagang tinutukoy ay pagsasakripisyo. Hindi lahat ng oras ay puro ginawa at saya. May oras din ng pigati at kalungkutan. Dumaranas din ng pamilya ng mga pagsubok kaya kailangan natin magtiis sa anumang dagok na dumadating sa ating buhay. At sa panghuling bilang, ang wikas ay Epeso 4:32. Ano ang pagpapahalagang ito? Tama, ang sagot ay pagpapatawad. Kailangan bukas ang loob at isipan natin sa anumang pagkakamali at pagkukulang na nagawa sa atin ng miyembro ng ating pamilya. Ito ang bubuong muli ng anumang samahang nasira at magpapatibay ng pagmamahalan sa isa't isa. Ang lahat ng mga pagpapahalagang ito ay dapat malinang natin at maisabuhay para sa pagpapatatag ng pagmamahalan at pagtutulungan natin sa ating sariling pamilya. Narito ang mga pagsasanay. Ipagpatuloy mo ang kasiglaan sa ating pagpapatuloy. Para sa gawaing isa, panuto. Alin sa mga pagpapahalagang tinalakay ang angkop na isabuhay sa mga sumusunod na sitwasyon? Magbigay ng 2 sagot sa bawat bilang. Para naman sa 2 gawain, tukuyin ang posible maging epekto sa pamilya ng mga sumusunod na sitwasyon. Isulat mo ang iyong sagot sa iyong kwaderno. At para sa 3 gawain, anong pagsasakripisyo ang kaya mong gawin para sa iyong pamilya? Isulat ang iyong magiging tugon sa bawat sitwasyon na maaaring kaharapin ng pamilya sa panahon ngayon na puno ng mga pagsubok sa buhay. Una, kapag patuloy na tumaas ang bilang ng taong may sakit at positibo sa COVID-19,
pipilitin kong kalawa, wala nang pinagkakakitaan ng aking mga magulang. Si kuya na lamang ang inaasahan ng aming pamilya sa mga gastusin sa bahay. Pwede akong pangatlo, pasukan na sa darating na Agosto. Wala pa din akong laptop o gadget na maaaring gamitin para sa gagawing klase online. Siguro, pwede namang pang-apat, sa tuwing araw ng Linggo ay patuloy pa rin sa work from home ang aking mga magulang. Kailangan kong at panghuli, marami nang sumusubok na magtinda online. Pero sa tingin ko, pinabati kita. Natapos mo ang mga gawain. At para sa paglalahat, ano ang mahalagang konseptong iyong natutuhan mula sa araling pagmamahalan at pagtutulungan, susi sa pagpapatatag ng pamilya? Sumulat ng tatlong salita sa tapat ng bawat kahon na tumutugon sa iyong natutuhan sa module na ito. Naging mahirap ba o madali sa iyo ang pagsulat ng mga salita sa bawat kahon? Inaasahan kong marami kang natutuhan sa module na ito. Lumako na tayo sa pinakamahalagang bahagi, ang pagpapahalaga. Sagutin ang tanong, paano mo na ipakikita ang pananalig at pagsampalataya mo sa Diyos sa panahon ng pandemyang COVID-19? Pag nilaya ng iyong sagot, sa simpleng paraan ay lumikha ka ng maikling tula o awitin na maglalaman ng saloobin mo sa tanong na ito. Magsulat ng 2 saknong ng tula o kanta. Subukan mo itong i-post sa iyong social media account. At bago ang pagtatapos, sagutin mo na ang panapos na pagsusulit. Panuto, pasayin at unawain ang mga sumusunod na sitwasyon at piliin ang letra ng may angkop na kilos tungo sa pagpapatatag ng pagmamahalan at pagtutulungan sa sariling pamilya. Ilugan ang titik ng tamang sagot. Una, batid mong puyat si kuya pero siya ang nautusang tumapos ng pagbabalot ng mga paninda sa inyong negosyo. Alin sa mga nabanggit na kilos ang dapat mong gawin? Ang tamang sagot ay D. Saglit nagsingin si kuya at magpaturo sa kanya ng tamang pagbabalot upang masimulan mo na ang trabaho. Pangalawa, malapit na ang enrollment ng iyong bunsong kapatid. Batid mong wala pang naipong pangbayad sa matrikula ang iyong magulang dahil nawala ng trabaho ang iyong ama. Ano kaya ang tama mong gawin sa ganitong sitwasyon? Ang tamang sagot ay C. Paliliwanag ko sa aking kapatid ang totoong sitwasyon namin sa buhay. Dahil sa pandemyang COVID-19, upang kusang loob na siya magpalipat sa pampublikong paaralan. Pangatlo, driver ng taxi ang iyong ama. Sa tuwing uuwi siya ng bahay ay pagod na pagod ito at diretso agad sa pagyakap sa inyo sabay punta sa pagkainan na hindi man lamang naguhugas ng kamay. Batid mo ang peligrong maaari niyang makuha sa maling gawing ito dahil siya ay nakaharap sa iba't ibang pasaherong pwedeng positibo sa COVID-19. Ano ang pinakamainam mong gawin sa ganitong sitwasyon? Tama ang iyong sagot kung ang pinili mo ay D. Kausapin ng mabuti ang ama sa maaaring mangyari kapag hindi niya ginawa ang mga tamang hakbang para makaiwas sa virus at turuan siya ng tamang gawin. Pang-apat, nabalitaan mo na ang iyong kaibigan ay nagtitinda online ng mga pagkaing iniluluto ng kanyang ina. Nais mo din itong subukin, ngunit batid mo na wala kayong perang pwedeng gamiting puhunan sa pagtitinda. Ano ang naiisip mong paraan na kaya mong gawin para makatulong sa iyong pamilya? Magaling! Ang sagot ay B. Titingin ako sa internet ng iba pang pwedeng pagkakitaan na hindi nangangailangan ng puhunan at lakas loob ko itong susubukin. At para sa panghuling bilang, halos 4 na buwan ka nang nakatigil sa inyong bahay dahil sa COVID-19. Lahat na yata ng pwedeng paglibangan ay nagawa mo na.
Nasanay ka na sa araw-araw na gawain mo mula paggising hanggang pagtulog. Napagtanto mo na wala ka pang halos nagagawang kapaki-pakinabang para sa iyong pamilya. Alin sa mga sumusunod ng pinakaposible mong maisakatuparan sa loob ng madaling panahon? Tumpak! Letrang C ang tamang sagot. Magtitipid na ang kuryente at titigil na sa pamimili online ng mga gamit na di naman kailangan. At ito na ang katapusan ng ating module. Binabati kita! Natapos mo nang mahusay ang module na ito. Salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli, paalam!